Morning, muli ito si Doña Sally. Nagsasabi sa inyo na ang buhay ay tunay na napakaganda dahil mayroon tayong buhay. Ano po mula sa Lord? Ngayon, papakita ko sa inyo yung aking rosel na na-harvest na sa aking farm. Ayan po siya. At ngayon ay iaayos ko na siya para i-process ko na siya. Naka 35 kilos po ako nang na-harvest noon sa probinsya at pagkatapos mahugasan ay ayan, ngayon po kailangan na natin ihiwalay sa kanyang buto ang ating rosel at iti ating gagawin charm at ating gagawin juice. Yung iba baka gawin kong wine vinegar. Sige, ayan, narito ako ngayon sa aking plantation ng mga rosel. At ito po ang aking mga rosel. Good for harvest na siya. Kita nyo, ang lalaki niya. Ayan, no? Ang daming bunga. Sa isang puno ay napakadami niyang bunga. Nabubuwal na nga sa dami. At ang kanya mga bulaklak, oh, napakaganda ng flowers ng rosel. At ayan po ang aking mga rosel na napakadami. Kaya mga nabubuwal na siya. Ayan, kita nyo. Kaya ngayon ay nag-harvest na ako. Kasi medyo ano na, sobra na siya sa gulang, kaya pwede na po siyang i-harvest. At ngayon, ayan, siguro po mga 1,000 na rosel po itong naitanim ko na to. At ngayon, ay parami pa siya. Kailangan ko lang handupain para mas dumami pa. Ayan po ang aking kasama nag-harvest. Tingin ka dito, Jen. Ayan po si Jen Ryan Dayan. Yan po ay taga Samar. At ito na po ang aking buting tagapagpayong. Kasi sobra po ng init dito sa aming lugar. Alam niyo naman, sayang ang gluta. Kaya kailangan may payong. At natutuwa po ako mag-harvest sa sarili kong tanim. Ako din na nag-seedling nito hanggang sa lumaki. At syempre, meron naman po tayong caretaker para alagaan siya. Yan ay napakadami po niya. Ayan, no? Kaya nakakaaliw. Oh, dahan-dahan. Baka mabali, bata. Ha? Ayan ang aking rosel. At mamaya, ipapakita ko sa inyo ang napakaganda at napakarami naming harvest. Ayan, tuturo ko sa inyo kung paano paghiwalay ng seeds sa flowers ng rosel. Ayan po. Ayan. Tapos isang tagahiwa at isang tagalis. Pakita mo, Marlin, yung ayan. Diba? At papakinabangan po natin ang ating mga ayan. Ayan po ang meron natin binhi. At binilag po natin ng potassium. Magiging black na ang seed niya at siya na itatanim natin sa susunod. Kaya matami na. Ayan ang ating rosel. Dito naman po yung pinagsungot, mapapakinabangan ko pa rin yan. Walang sayang dyan. Buto, papakinabangan. Dahon, papakinabangan. At wala na po siya. Ayan, ang buong buo po siya. Ayan. Ang ganda. May version po ako na wala yung aking gamit, kaya pwede na rin pala yung ganyan, bagong innovation. Kaya, pag gusto, may paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Kaya, ang tamadog, pakaini. Ayan siya. Ang cute. Wala naman po masayang ba. Inalis lang po para makuha natin ang seed. At ang buto po niyan ay pusa pag nainita na yan. Ayan ang ating rosette. At gagawin natin jam. At gagawin natin siyang juice. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano. Ayan, gagawa na tayo ng charm. Ang ating ingredient ay 1,000 kilos of rosel. Wala na itong ano, inalis na natin ang kanyang buto. Siya ay pawang flowers na lang. Kaya wala na siyang seed. Kaya siya ay malinis at ang kanyang timbang ay 1,000 grams. Ang kailangan natin ingredient ay water, 1 distilled water, at 1 kilo of white sugar. At iluluto na po natin ito. Ngayon ay iluluto na natin ang ating rosel. At ang kailangan natin ilagay ay water.
1 kilo of water lalagyan na po natin. Nilagay po ang water. Ayan. Ayan. Medyo mainit na po kasi ang ano. At pakibilisan mo, ibuhos mo po ang lahat. Ayan. At ibinuhos po ang 1 litrong tubig. At pagkatapos po, ilagay na po natin yung flowers. Kasi kaya po ganun ang ginagawa natin para po maluto muna yung flowers at medyo hindi po mahilaw. Pag nilagay na po kasi natin ang sugar, medyo nasubukan ko na iba ho ang kanyang, medyo matigas po yung flowers ng Roselle. Kaya ginawa ko, minabuti ko na iluto ko muna yung Roselle sa water at itengko ko pong kumulo. At pag siya po ay kumulo na, saka ko po lalagyan ng sugar. Mga 15 minutes po, balikan natin ito at makikita ninyo na ang pagkakaiba ng kanya. Ayan, ngayon ay natapos na 15 minutes at makita nyo na ang itsura ng kanyang kanina puno ito, pero ngayon bababa na siya. Pwede na natin ilagay yung sugar. Ang sugar na ilalagay natin ay 1 kilo. Ayan, ilalagay na po natin lahat ng ating sugar. At ipukukin uli natin ng 15 minutes para ang ating sweet juice jam na Roselle na napakarami ng vitamins, rich in antioxidant, rich in vitamin C, and good for the heart, good for lower cholesterol, and many benefits of Roselle flowers. Yan, kita nyo. At ngayon, itatakpan ulit natin. And wait for 15 minutes. Ayan po ang ating Roselle. Isa lang pong tip na masasabi ko sa inyo. Ay babantayin niyo po ang inyong niluluto. Dahil ito po, nalingit lang ako sandali. Hindi namin napansin. Tumapunat po siya. Kaya sa susunod na magluluto kayo ng Roselle o ng anumang mga jam ninyo, ay bantayan po ninyo at huwag ninyong tatakpan. Kasi natakpan ko siya. Kaya ayan ang nangyari. Tumapon. Pero finish na po ang ating jam. Papakita ko sa inyo. Ayan, ito na po ang ating finished product na Roselle. Pwede pa po natin itong palaputin kung gusto niyo pa ng mas malapot. Kaya lang nilagay po natin ito sa freezer o sa para po pagkukuha tayo ng juice. Tama-tama lang po ito. Hindi po masyadong malapot at madali siyang malusaw sa water. Kaya okay lang po yung ganitong consistency. At ang ating pong ingredient dito ay 1 kilo of Roselle, 1 kilo of sugar, and 1 kilo of water. Cook in 15 minutes. At ngayon po, bali 13 minutes kasi yun na po natin iluto ay Roselle tsaka 1 kilo of water. Pwede pong takpan yung sa 1 kilo of water at saka sa Roselle after 15 minutes. Pag nilagay na po natin ang sugar, huwag na po ninyong takpan. Para ho, hindi tumapon at hindi masayang ang ating pinaghirapan. At ngayon, yan na po ang ating recipe. God bless you all. At ito po ay masarap, manamis-namis, at marami siyang benefits na makukuha ninyo. At ipitext ko sa inyo sa description yung lahat ng benefits at ang ingredient ng ating Roselle Jam and Roselle Juice. Sige po, God bless you ulit. Ito po si Donya Sally na nagsasabi sa inyo na ang buhay ay tunay na napakaganda pagkasama natin ng Diyos. Muli, hinihiling ko ang pabor ninyo. Please like, comment, and share, and subscribe in my channel in Donya Sally's Adventure. God bless you all!